mukhang puno. Palagay ko, mamaya pa tayo. Iya, alis muna ako sandali. Saan ka pumunta? May nakita ko ng mga tindahan dyan, oh, nagtitinda ng magagandang underwear. Sa shopping muna ako, ah. Ma, ang dami-dami mo ng underwear. Ano pang bibili mo doon? Tong pang Boracay. Kita tayo mamaya. Okay. Hanggang kita. Bye-bye. Bye-bye. Hi, Lucy! Next online ka na, ha? Dami-daming tao kung kailan pa man umabot itong baklang si Samson na to. Pero next ka talaga. Mother Spartacus! Ano ka ba naman? Sabi ko sa'yo, pwede iligay mo dito. Eh, isang ligo ko walang... Dahil, ginto na kagad ang buhok ko, nakakaloka. Ano naman? Darling, budget kasi eh. Kunan. Budget? Oh, sige, sige. Ngayon may budget na ako. Ayusan mo ako, ayusan mo. Oh, sige. Sipa dyan. Wilma! Wilma, ang ingay-ingay mo dyan. Kamusta ka na? Okay na, ikaw? Alam mo, kailan ka babalik? Alam mo ba, nakakaloka kasi. Ang papangat ng mga collections ngayon. Isang buwan ka palang nawala na na. Alam mo ba, yung fashion show namin last week. Die! Parang fall holiday collection ng... Duster. Paano ba naman ako makakakuha ng mga men kung naka-duster ako? Kulang lang sa akin rollers at walis, no? Hello. Next week na nga ang balik ko eh. Pero alam mo, ang sarap-sarap nandun ka na sa bahay. Wala akong ibang iniintindi kundi si Richard. Ang gustong gawin ni Richard. Ang gusto niya suotin. Gusto niya kainin. Sarap-sarap. Mm-hmm. Ako naman din ako lumalabas ng kwarto dyan. Ang gawin. Chris! Dai, ayusin mo nga ako ng pinakamaganda dahil may date ako mamaya ng gabi. Anong klaseng ganda, Dai? Pang Miss World o pang Miss Universe? Pareho lang. Teka muna, Dai. Kahit may asawa ka naman, ano pa lang magpaganda? Papaganda pa rin naman ako eh. Dai, hindi ka maniniwala sa kadate ko. Sinetap lang sa akin. At super guwapo at tangkad. Nagtatrabaho siya sa bar. Toma, tumba. Talaga? Pero dahil naiiba siya, lalo ng mata niya kapag tumingin, parang akong lalulusaw. Tapos parang ang laki-laki ng... Parang laki ng legs niya kapag ka-short. Parang iipitin ako. Grabe mo naman, dahil. Excuse me. Eh, ano nga palang pangalan ng date mo? Eh, hindi ko alam kasi hindi ko naman tinanong eh. Anong tsura niya? May necktie ba siya? Of course. Yun nga ako nyo. Bagay na bagay sa kanya yung necktie. Ang ganun na appeal nyo doon. Ayaw mo lang kayo kasi nyo siya. Kailan ko naman eh. Ito mo naman. Wait lang ka sa akin. Hindi niya gagawin sa akin. Oo. Hindi, hindi. Isang pa naman. Isang pa naman. Isang pa naman. Miss? Yes? Yung pang-date mo eh. Guwapo. Maitim. May mga nunal. At ganito kataas. Miss mo! Pasok ka dyan. Hindi nga appeal yung mga nanggalas niyo dito. Wow, grabe. Uy, mawa. Hindi yung gagawin sa akin na honey pie. Kung mabait ka sa ako, mauka dyan. Oh, martir! Alam mo, Day, hindi na uso ang martir. Binabay, Miss, doon sa may kasi sisisir. Mabait ang asawa ko. May tiwala ko sa asawa ko. Ganon? Ano yung gagawin ko? Kapag napatunayan ko na totoong lahat ang mga ikinwento niyo sa akin, ako ang may gagawin. Eh, tita, ano naman gagawin mo? Wala lang. Papatayin ko lang siya. Dahil mawalang galang na nga ho, mga senyora. Eh, sigurado ho ba kayo na may number 2 si Kuya Richard? Diyos ko naman, hindi ba ba sapat yung nadinig namin doon sa parlor, yung doon sa babae? At ang kadate daw niya ay yung supervisor nung Toma Tumba. Eh di ba ang Kuya Ricky mo yon? Alam mo, yung kuya mo, manluloko. Niloloko niya ang senyora mo. Maitim ang kaluluwa. Bakit ko yung maitim? Hoy! Kahit naman maitim akong ganito, ano? Orig ang kulay ko. At least ako, anak ako ng Amerikanong negro. Hindi kagaya mo, anak ka ng vulkan. Kagabi, nakalimutan niya yung anniversary namin. Tapos nagluto ako, Mami. Hindi man niya malaman-laman kung adobo o kaldereta. Tapos, Mami, narinig niya siya kanina, di ba? Sabi niya, mukha na raw akong losyang.
ang kailangan natin ay ang isang matinding ebidensya. Tyra! Opo! Lumabas ka doon. Kunin mo lahat ng mga marumi ng kuya mo. Ipasok mo dito sa loob. Opo. Dalian mo! Opo! Alam mo, siguro, ang dapat natin gawin dyan eh, puntahan natin siya. Sugurin natin siya. At higit sa lahat, sister, the best tong idea ko ha. Putula natin siya. Ay, sige. Pa control. Ay, magandang araw sa'yo pala eh. Anak, Lucy, nagdala ako sa'yo ng mangga, oh. Ika nga para mabilis-bilis ang paglilihi. Lucy, bakit? Ano nangyari? Ano ba nangyari? Bakit? Inanin yung beto manugang ko, ha? Napapano ang anak ko? Oo. Wala lang. Dahil kasi dyan sa anak mo, wala pa silang isang taon, malikot na kung kani-kanino na nakikipag-date ang anak mo. Eto na po yung mga labada. Ala, tingnan yung mga pantalon, yung shorts. Ang lalaki laging may naiiwanan sa mga bulsa. Paano naman yun nalaman, tita? Nasanay na ako dyan. Sa daddy pa lang nitong si Lucy, expert na ako. Mare, makasabat ako, no? Eh, baka naman hindi gagawin ng anak ko yan dahil kilala ko yung anak ko. Mahal na mahal ni Richard si Lucy. May naman? Meron akong nararamdaman. Parang panyo. Hindi naman kumagamit ng panyo ang honey pie ko eh. Ha, panyo yan ng babae. Ah, pag yan ang naging panyo ng babae, yung Richard na makakatikim sa akin, makikita niyan. Oh, mami, labas na kasi eh. Oh. Lucy, relax ka lang. Lucy, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa anak ko. Hindi ba sapat na prueba ito? Na nangangaliwang senyorito mo? Hindi po! Bakit? Eh, kasi po, pantalong ko po yan, tsaka panyo, akin ang ahoy. Ano, maglalaba ako, nakme-istorbo, tawala ko sa inyo. Thank you.